Hey guys, so sobrang init no. Good morning. Today is Saturday, June 6, 2020. Time check, it's already what time na ba? Tingnan natin yung phone. 10:12 na ng umaga. So kanina pa ako nag-iinis sa kwarto. Tawag dito. Kung may marinig kayong ingay sa background kasi binuksan ko yung bintana para pumasok yung hangin. So since along the road kami marinig yun yung mga tricycle, mga jeep. May jeep na ba? Konti pa lang yung jeep. Mga tricycle motor. Ayan. Anyway, this vlog is about, another haul. Food haul. Grocery haul. Since kailangan ulit namin i-refill yung aming mini pantry. If you haven't watched my vlog about my mini pantry, I'll be putting yung link somewhere in your screen. Yeah. So, let's start. Pagpasensyahan nyo na, sobrang init talaga. Start na tayo. Okay, so start na tayo. By the way, lahat na to na-sanitize ko na and yung box sinanitize ko na rin. Inusprayan ko na ng alcohol. Hindi ko alam kung paano ko siya isa-sanitize pero kasi ang hirap bit-bitin dito. So anyway, basta na-sanitize ko na. Medyo na ito, napa-extra lang to. So here, let's start muna dito sa chips. We have Cheese It, cheese flavored crackers. Guys, pasensya na kayo sa ingay ha, kasi nga bukas yung bintana ko and at the same time bukas yung electric fan. So lahat ng ingay marinig. So this one is the Pods Snickers. Marami silang flavor. Masarap to guys ha. May Mars and may isa pa eh, nalimutan ko. Pero sa ibang bansa mas maraming flavor tong Pods. I think this is Australia ba? Not sure. Anyway, share ko na lang sa inyo. Gawan natin to ng review. Taste test. Pero, ito, matagal na namin to na-discover eh. Una namin na-discover to sa Landmark. Landmark Supermarket. Ayan. Next, we have ito, tatlong piraso to. Pinabaon ko na yung isa kay boyfriend. This is the Milo breakfast cereal bar. Tigisa kami ng anak ko. Ayan. We have this Champola Choco Cluster Chocolate Mini Bar. Chocolate covered Rice Krispies with wafer flakes. Ayan. Next is, ito nabuksan na namin. Kasi nagbabaon siya sa office ng candy. Para pampawala ng antok. Mentos in Spearmint. Next is Goya Quadros Crispy Wafers in White Filling. Actually, kasi gagawa ako ng review. Hindi pa ako nakapag-film yung mga iba't ibang brand ng wafer. Pero pare-parehas ng flavor. So, yun. Abangan nyo na lang. Sa aking vlog, this one is chocolate pala. And this one is Waffelo Italian Wafer. This one is Richoco White. Ayan. Next is, kailangan ko ng mayo. Pag gumawa ko ng egg spread, Lady's Choice Real Mayonnaise. My favorite brand ng mayo. Lady's Choice, panalo. Next is, ito yung favorite kong classic potato chips ng Jack and Jill. Sayang walang malaki, so bumili na lang kami ng maliit. I think, nakain ko na kasi yung isa nito. Next, we have this chicken, Jack and Jill chicken skin ni Mang Juan. Ito, college tuloy. Nagtatrabaho pa ako sa BPO noon. Meron ito sa vendo machine. Doon ko siya na-discover na masarap. Kami ng mga dati kong teammate. So, matagal na to sa market, which is nagustuhan din ata ni Mama Ann Klutz. Yeah. Tapos, speaking of, ay, wala pala kung ano. Favorite din namin yung, hindi siya available. Snacko. Favorite din ni Mama Ann Klutz yun. Wala eh. Wala sa supermarket. This one is V-cut and cheese flavor. Ito, batang 90s. Yung mabibili nyo sa tindahan na tigpipiso. Sweet corn Regent. Of course, hindi pwede mawala ang cheese ring. Yan, tigitigisa kami. Ito naman ay hindi araw-araw. Dahil
Sama din naman. Pangbaon, buttercream crackers. Ito. Naguhan ko na rin ito ng review. I'll put yung link somewhere in your screen. The cheesy seafood flavor ng Nissin cup noodles. Ayan. Meron tayong sky flakes. Ito, sa anak ko to. Binanan ko siya ng favorite niyang tawag dito. Nalimutan ko tuloy. Seaweed ba? Original flavor as seaweed. Ayan. Tapos, pang baon, kopi ko black. 3-in-1. And of course, hindi mawawala ang mga Korean noodles. Para sa aking baby. Sa aking anak, favorite niyan. Although, sabi ko sa kanya, ang pag-noodles ay hindi po inaaraw-araw. Bulgogi flavor. Beef bulgogi. We have 3, kasi tigitigisa kami. Kasi ayoko siya rin ang nasasanay na alam niyang marami siyang supplies. Alam niyo yun? Cheese ramen. Pwede namang bumili ulit. Kasi pag marami siyang nakikitang noodles, may tendency siya na every other 3 days. Kasi alam niya, 3 days bago matunaw sa tiyento. So, sabi ko, once a week lang ang pag-noodles. Especially yung mga instant noodles na ganyan. And ito, may naiwan pa pala. Ayan, Rechoco. Gagawin ko ng review yung mga iba't ibang brand ng wafer pero same flavor. So, ayun lang naman guys yung ating, yung madadagdag sa ating supply sa ating pantry. And last eco bag. Meron tayo. Ayun, magpakuha. Richie! O, di ba? Batang 90s. What else? Ah! Merong ito. Fish da. O, wishy fish da. Parang dalawa ata tong fish da dito. Yan, dalawa. Next is ito. Choco. Mucho na bukas na. Ayan. White choco. Ayan. Parang Oreo. And then, maliit na Moby. Wala kasing malaki. Isa lang yung nabili ko. Bitin. And then, ito. Konti na lang ito. Favorite ko ito. Yung nabibili sa palengke. Ano ba tawag dito? Nalimutan ko. Nalimutan ko yung tawag dyan. Tapos ito, favorite ko rin ito. Na binibili sa tindahan dati. Yung para siyang pianono na maliliit. Ay, parang may amag na. Wala! Naiwan ko kasi sa ano, naiwan ko dun sa plastic ng 3 days. So, hindi na siya pwede. Bye-bye. Anyway, yun lang naman. Wala nang laman to. So, ready na siya dun. Para mainis na natin ulit.